Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, part 2 ng Kyle Ochabo Point God Mode Moments, part 2. So ito ay brought to you by Pinong Play. Subscribe yung Pinong Play kasi may mga mob sila na mga talaga mga highlights. So sila yung bibigay ng highlights. Alam nyo, importante yung highlights sa basketball. Kaya ang PBA, NBA, hindi sila nawawala ng highlights kasi malaking bagay para sa marketing nila yan. Kaya okay, panoorin natin itong Pinom TV. So ito, dami nitong views. Yung part 1 nito sa akin, dami views kahit sa Pinom Play, dami views kasi gusto niyo si Kyle. Di ba? Mamaya pag-usapan natin si Kyle kung ano nangyari sa kanila, kung ano mga balita. Comment nyo din sa baba kung ano mga balita. Wala tayong alam eh, walang nagsasabi eh. Di ba? So ito, try na muna natin itong mga assist at mga laro ni Kyle Ochabo bago pa try na iba. J.M. Bagang! Kaya pumasa talaga. Nice! Pang ilang pasa yan. Eh, yung mga pasang parang natutulog lang. Yun yung tawag sa amin dito pag sobrang galing. Parang natutulog yun. Nice pass! Alam niyo, mapapansin niyo talaga na magaling si Kyle maglaro ng basketball, lalo pag pumasa. Kasi pag naglaro siya, sigurado may makikita tayo magandang pasa. Kasi may mga ibang player na point guard na minsanan mo lang sila makikita magandang pumasa. Pero si Kyle, all the time, lagi siya may magandang pasa kada laro. Tsaka hindi lang isa, dalawa, tatlo. Marami talaga sila magagandang pasa. Na uy, galing! Parang may mga mamamangha ka sa sobrang ganda ng mga pasa niya. Wow! Mga nakahubad ah! Oo, mahilig talaga siya doon sa screen, tapos kunyari titira. Doon siya nakatingin, screen titira kunyari, tapos biglang papasa. Kala niyo titira na eh, pero nakatingin siya sa kampi niya. Nice pass! Bilis ng mata. Bilis ng mata. Nice! Yung masyadong malapit yung pasa niyo. Nice pass! Oh, you see, si Mensa pala kasama nila, no? Kay Kit, si JM, si Kyle, si Mensa. Kasama nila. Sabi ng mga nagko-comment, nanguhula din naman yata kayo eh. Sabi nyo, naghahanda itong mga to, tatlong to para sa ibang bansang dayo. Sa akin lang, bakit kung naghahanda sila, dapat nga sumama sila doon sa mobs na maglaro ng dayo-dayo. Kasi yun yung pinaka-practice nila. Hindi sila pwede mag-practice ng hiwalay. Diba? Kailangan sumama sila doon sa team nila. Yun yung practice. So, tingin ko hindi sila sumama kay Lakit para lang doon paghahanda sa dayo sa ibang bansa. Tingin ko may ibang dahilan na hindi natin alam. Maraming sinasabi sa akin na iba-iba eh. Iba-iba yung comment eh. Mga nanguhula lang naman tayo eh. Kasi wala, hindi naman sinasabi ni Coach Mag, hindi sinasabi ni Kit yung mga dahilan. Oh, ito yung kalaban yung Mavs, oh. Nice pass. Ooh, nice! Yung tipo ni Kyle, para siyang si Steve Nash, tsaka si Stockton, na pagka may kakamping, magaling mag-pick and roll. Sobrang effective. Oh, mabigyan lang na magaling mang pick and roll to, nakakampi. Katulad di si Basic Stockton kay Karl Malone, si Nash kay si Stoudemire.
na magagaling maggumawa ng pick and roll. Magkaroon lang siya ng isang kakampi na ganun kagaling. Ang hirap talunin nito ni Kyle. Pasa, Diyos ko. Boom! Yan, paborito kong pasa. Paborito kong pasa yan, yung whole court pass. Tapos pass break na tumatakbo yung kakampi ko. Paborito ko yan. Hindi mo kaya agawan to si Kyle. Malabo mo maagawan to. Nakita niyo na ba siyang naglaro sa Mavs na naagawan siya ng harapan? Hindi yung pasa na agawa. Yung nagdi-dribble siya na agawan siya. Nakita niyo na ba? Parang hindi ko pa nakikita. Nice pass! Woo! Oh, nice pass! Three points! Nice! Para natutulog lang bumasa eh, no? Behind the back, kaliwa. Tang ina, tatlo yan, no? Baliwan. Ooh! Walang hiya mo yun. Apat yung dinaanan, mga ton. Bravo. Oh, tang ina, dalawa. Nilusutan lahat, no? Nice pass. Sarap ng buhay ng mga kakampi niya. Galit? No look yun eh, oh. Hindi mo talaga malalaman eh. Tang ina gra. Boy biabik, no? Pagsipoy, nice pass. Pagsipoy-poy niya kasi Kyle ang ano, ang tumatakbo, mahirabo na, mahirap na pigilan. Nakakarabi si Josh ng shoot dahil kay Kyle, eh, no? Dati hindi nakaka-shoot masyado si Kyle, si Josh eh. Ooh, nice. Ang ina, grabe. Boom! 16.5 Hubs ka na lang. Grabe. Thank you.
Ang problema kasi pagka si Kyle ay medyo nakalusot at drive sa gitna, hindi mo siya pwedeng hindi ka babantay or he-help. Kasi sureball din siya sa ano eh, sa pag-shoot eh. Sureball siya sa perimeter, sureball siya sa layup. Hindi pwedeng hindi ka magko-commit sa kanya eh. Talaga may iwanan mo yung bantay mo eh. Kaya nakakapasa si Kyle talaga ng maganda. Kasi dahil magaling siya shumot. Kasi kung hindi siya magaling mag-shoot, eh hayaan mo na lang. Hindi ka masyado mag-help, di ba? Kasi hindi siya ganun ka-dead dit. Pero dahil dead din sa pag-shoot si Kyle, talaga lalapitan mo eh. Nice pass oh. Galing bumasa. Ganda then bagang 20 seconds to shoot water shot at the top hindi ba pang ngayon yun? Hindi. Nice one M! Game bagang. Hit. Tama na, MPBL yan. Ganda bumito ni Gerald. Bagang. Tira. Tara, buhay ng mga kampe. Tara, buhay. At ang buhay ng kampe ni Kai. Diba? Galing ito, konting hasa pa ito. O, maka-experience siya ng isang commercial league na sobrang malalakas yung kalaban. Malaki pa, i-improve yung batang ito. Tapos makapag-MPBL din siya, no? So yun, yung mga issue na kung bakit nakahiwalay sila ngayon sa Mavs. Maraming haka-haka, wala tayong alam talaga kung ano nangyari, di ba? Meron sinabi na owner si Kit ng Mavs, hindi pwede umalis. Actually, pwede. Marami namang ganun nangyari, kahit sinong owner pwede ka humiwalay. Kahit. Hindi natin alam kasi, di ba, bawal sa MPBL na nasa Mavs. Kaya hindi ko nakikita ang bakit bawal siya nasa Mavs. Dahil sa MPBL. Kasi, hindi naman company yung Mavs, di ba? Parang ganun. Or hindi ko alam. Malalaman din natin yan pagdating ng araw. So, yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa may wrap!